Paingat akong iniupo ni Nelson sa isang malaking tumbang punong kahoy. Ito'y sa gilid ng ilog. At nang tuluyang mawala ang pamamanhid at pulikat sa aking mga binti, Tito Makoy, nagpasya kaming umakyat na lang sa tuktok ng mundo para pagmasdan ang napakagandang tanawin. Manghang-mangha ako sa unang pagkakataon na narating ko ito. Noong isama kasi ako ni Sandro dito sa lugar nila, hindi namin napuntahan ito. Wow! Ang ganda! Wika ko kay Nelson. Tamang-tama naman na medyo unti-unti at nalalapit na ang paglubog ng araw. Nagkukulay ginto ang lunti ang paligid, ang mga tuktok ng mga bundok at mga punong kahoy sa baba at paanan nito. Habang aliw na aliw ako na nakatayo, nagmamasid sa kapaligiran, ay umakbay sa akin si Nelson. Tapos may mga itinuturo siyang lugar sa akin. Bukas, yung lugar na yun pupuntahan natin. Wika niya Tito Makoy habang nakaakbay sa akin at pinipisil-pisil pa ang balikat ko. Ako naman Tito Makoy, medyo kinikilig sa porma namin. Nasa tuktok ng mundo, papalubog ang araw, kaming dalawa lang at heto, nakaakbay si Nelson. Unti-unti nang dumidilim kaya nagmadali na kaming bumaba para umuwi. At inabot nga kami ng dilim sa daanan, sa ilalim ng mga kahoy at sa ilalim ng nyugan. Halos wala akong makita sa aming dinadaanan. Wala kasi kaming dalang flashlight. Tanging ang cellphone lang ang ginagawa naming ilaw para matuntun ang daanan. Baka mawala tayo. Wika ko kay Nelson. Hindi, kilala ko ang lugar. Kahit madilim, alam ko kung saan patungo at alam ko kung nasaan na tayo, kaya hawak ka lang sa akin. Wika ni Nelson sa akin. Kaya Tito Makoy, heto, nakahawak ako ng husto sa kanyang braso. Nakakatakot naman pala dito kung ano-anong tunog ang maririnig mo mula sa dilim. Pahayag ko kay Nelson. Nako, dito ka pa matatakot. Dito ako lumaki, wala kang dapat katakutan. Mas nakakatakot kaya sa Manila. Kasi maraming kriminal, may snatcher, may hold-upper. Pero dito sa mundok, wala. Wika ni Nelson na paniniguro sa akin na wala akong dapat katakutan. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad nang bumuhos ang malakas na ulan. Kailangan naming itago ang mga cellphone namin para hindi mabasa. Kaya lalong dumilim ang paligid, lalo kami ngayong nangangapa sa aming dinadaanan. Lalo kong hinigpitan ang paghawak sa braso ni Nelson. Si Nelson naman ay nakaakbay sa akin. Kilala niya ang lugar, ang dinadaanan, kaya patuloy lang kami sa paglalakad. Medyo maingat nga lang ang bawat hakbang. Kinabahan ako nang biglang tumigil si Nelson. Ano yan? Bakit tayo tumigil? Tanong ko. Wala. Hawak ka lang ng mahigpit sa akin. Sagot ni Nelson. Bakit nga? Pag-uusisa ko. Basta, humawak ka lang ng mahigpit sa akin. Humawak ka sa katawan ko. Wika ni Nelson. Ginawa ko ang sinasabi niya sa akin. Humawak ako sa kanyang katawan. Nang walang ano-ano'y, hinalikan ako ni Nelson sa labi Tito Makoy. Nabigla ako sa ginawa ni Nelson, pero mas natutuwa ako sa nangyayari ngayon. Hindi na ako nag-inarte at gubanti na rin ako ng halik sa kanya. Sa gitna ng dilim at umuulan, magkayakap kami at naghahalikan. Medyo natagalan kami bago tumigil. Hindi ko lang alam kung ilang minuto ang aming itinagal ng pagyayakapan at paghahalikan sa gitna ng dilim. Tara, uwi na tayo, sabi ko kay Nelson. Kaya nagmadali na kami sa paglalakad. Kahit pa madilim ang daan, medyo maingat nga lang ng kaunti.
Pagdating namin sa bahay, sinabihan ako ni Nelson na maligo ka agad para mahugas raw ang ulan sa katawan ko, lalong-lalo na sa ulo, para hindi ako malamigan. Habang siya naman, nagmamadaling magluto para sa aming hapunan. Pagkatapos naming kumain, sinabihan ko rin si Nelson na sige, ikaw naman ang maligo para mahugas ang ulan sa katawan mo. At ako na ang bahala sa pagliligpit sa kinainan natin at paglilinis rin dito sa kusina. Naligo na si Nelson gaya ng sinasabi ko sa kanya, Tito Makoy. Muli siyang nagbukas ng alak para pampalipas oras. Kwentuhan kami ng marami, marami rin siyang kwento tungkol sa kanilang lugar. Ako naman ang mga kwento ko, lahat tungkol sa Manila at lahat tungkol dito sa Canada. Nung gabi na yon, wala kaming planong maglasing pero napasarap ang kwentuhan namin kaya naparami pa rin ang aming nainom. Dala na siguro ng malamig ang gabi dahil nga sa pagbuhos ng malakas na ulan. Sa pangalawang gabi na magkasama kami ni Nelson, magkatabi na kami ngayon sa tulugan. May naganap na sa amin sa gitna ng dilim sa daanan, pauwi dito sa bahay kaya wala nang rason para magpakipot pa o kaya magkunwari kung ano-ano pa. At sa gabing ito, ibinuhos na namin pareho ang nararamdaman namin sa isa't isa. Walang salitang binibitawan sa bawat isa. Ito ang aming unang gabi. Gabi na binabalot ng pagmamahal at pananabik sa isa't isa. Buong higpit kaming magkadikit ang mga katawan, halos di naghihiwalay ang aming mga labi, Tito Makoy. Magdamag kaming magkayakap hanggang sa paggising namin pareho sa umaga ay magkayakap pa rin kaming dalawa. Tiningnan ko ang cellphone ko kung may bagong text message. Umaasa ako na makakabasa mula kay Sandro. Pero wala pa rin, Tito Makoy. Tinanong ko si Nelson kung pwede kaming pumunta muli sa bayan para tawagan ulit si Sandro. Pero ayon sa kanya, di na raw kailangan kasi pag nabasa ni Sandro ang message, kusa na lang iyong darating dito sa bahay. Ang ipupunta namin sa bayan ay pupunta na lang daw kami sa ibang lugar dito sa Nayon na magagandang lugar. Dadalhin niya ako doon para maaliw wika niya sa akin, Tito Makoy. Matapos ngang mag-almusal ay abala na si Nelson sa paghahanda ng aming dadalhin para pumunta sa lugar na sinasabi niyang maganda at ipapasyal ako. May dala kaming lutuan kasi magpipiknik kami maghapon. Nakakamangha ang lugar, Tito Makoy, kasi sa dulo ng ilog ay dinala niya ako. Binaybay namin ang ilog na nilanguyan namin kahapon hanggang sa marating namin ang isang napakagandang talon, Tito Makoy. Maghapon kami rito, namimingwit sa ilog, nag-iihaw ng aming nabingwit na isda, naliligo na rin sa may talon. Si Nelson, Tito Makoy, hindi mapigil ang paglalandi sa akin. Wala namang ibang tao sa lugar, kaya pinapabayaan ko lang siya kung ano ang gusto niyang gawin. Saka, pakiramdam ko naman para kaming nasa paraiso. Paraiso na sadyang para sa aming dalawa lang. Kasi walang ibang tao, kami lang dalawa ang nandoon, kami lang ang gumagalaw. Sulo namin ang kapaligiran. Noong sumunod na araw, hindi muna kami namasyal ni Nelson. Kasi magpapaani pala siya ng nyug at darating ang mga mag-aani na kanyang inupahan. Excited ako, Tito Makoy, na makita kung paano anihin ang nyug. Pasado alas 7 ng umaga ay may mga tao nang dumating. Ito yung mga inupahan ni Nelson na mag-aani ng nyug at
ang magdadala ng mga anyog sa koprahan. Ilang saglit pa ay dumating na rin ang isang mama na siya ang mag-aani o mamimitas ng nyog. Nakakatakot pala Tito Makoy ang pagpitas ng nyog sa mga matataas na puno. Nakakatakot na baka mabagsakan ka, pero aliw na aliw ako sa ginagawa namin. First time ko na maka-experience ng tulad nito. Tumulong na lang ako sa pagluluto ng pananghalian namin doon sa gitna ng nyugan. Masaya rin kasi para rin lang kaming nagpipiknik ulit. Ang saya ng buhay sa Nayon, ang saya ng buhay sa bundok. May pumakyaw sa mga pinitas na nyog na kukoprahin. Kaya siya na rin ang magkukopra nito. Ang tanging ginawa lang nila ay binilang kung ilan ang nyog na naani. Pagkatapos, nagbilangan at nag-usap ng halaga kung magkano lahat-lahat. Nag-alisa na sila Tito Makoy. Nagpaiwan kami ni Nelson sa gitna ng kanyang nyugan. Kasi hindi naman ito kalayuan sa kanyang bahay. Halika, may papakita ako sa iyo. Wika ni Nelson na hawak-hawak ang kamay ko habang inaakay niya ako papunta sa isang lugar. Saan? Tanong ko. Basta, sama ka, halika. Pag-aanyaya sa akin ni Nelson. Nagulat ako Tito Makoy sa nakita ko. Dinala ako ni Nelson sa kanyang taniman ng kamuti. Ang ganda. Ang daming bulaklak, Tito Makoy. Ngayon ko lang nalaman na namumulaklak rin pala ang mga kamuti. Yumuko akong bahagya para ako na ng litrato kasi nagagandahan ako sa aking nakikita. Biglang humiga si Nelson sa kamutihan at hinatak ako. Kaya natumba ako sa tabi niya. Pagkatapos, yakap-yakap ako ni Nelson. Ang sabi niya, selfie daw kami. Nag-selfie nga kaming dalawa habang nakahiga sa may kamuti. Ang daming forma na aming ginawa. Magkadikit ang aming mga mukha, magkaharap at magkadikit pa ang aming mga labi. Meron ring magkayakap sa gitna ng namumulaklak na kamuti. Ang sarap ng pakiramdam Tito Makoy sa ginagawa naming ito. Ibang klaseng kagandahan at ibang klaseng katuwaan ang nadarama ko sa aking puso. Kahit sa picture, ang ganda talaga ng mga larawan namin. Romantic background ang mga bulaklak ng kamote. Mga ilang saglit pa Tito Makoy ay pareho namin naisip na umuwi na. Naglalakad kami pabalik sa bahay, nakaakbay pa rin sa akin si Nelson at patuloy na naglalandi. Palibhasa sa gitna ng nyugan, walang ibang tao. Tawanan kami ang ingay namin habang naglalakad pauwi sa bahay. Pagdating namin sa bakuran ng kanyang bahay, pareho kami nagulat Tito Makoy nang may tumawag sa pangalan ko. Walter! Sigaw niya. Kaagad inalis ni Nelson ang kamay niya sa pagkakaakbay sa akin. Lagot Tito Makoy, si Sandro ang tumawag sa akin. Nahuli kami, nakita niya kaming dalawa na magkasabay naglalakad at nakaakbay sa akin ang kanyang uncle na si Nelson. At ang itsura namin parang naglalandian. Lagot, huli na.